Dahil sa pagkawala ni Ricky Rubio sa lineup ng Cavaliers dahil nga nagkaroon siya ng ACL injury, ay nagkaroon na ng trade discussion sa pagitan ng Lakers at Cavaliers. Involved doon si Rondo at sa mga nakaraang report niya ay dito kay Sam Saranya ay gusto na talagang makuha ng Cavaliers si Rondo para pumalit kay Colin Sexton at dito kay Ricky Rubio para sa point guard position. Makailang oras naman sa report ni Sham ay naglabas din ng report si Adrian Wojnarowski na almost done deal na yung trade na yon at pina-finalize na lang yung mga details. Expected kasi by Friday, bukas naman yan dito sa Pilipinas, ay i-execute na ang trade ni Rondo at kailangan lang matapos yung health protocol nitong si Rondo para maisama na siya sa lineup ng Cavaliers. At since ang Lakers ang nasa other side ng trade, sila ang pwedeng maghabol ng option or humingi ng another asset gaya ng second round pick para kay Rondo. Mamaya naman ay lalabas na rin kung sino nga ba ang magiging kapalit ni Rondo papunta sa Cavaliers. Ngayong season, si Rondo ay merong average na 18 minutes, 3 points, 2 rebounds at 3 assists per game na meron naman siyang $2.6 million na kontrata dito sa Lakers. Since ang Cavaliers ang nag-initiate ng trade, nasa good grace ngayon ng Lakers. Wala pa naman binibigay na info kung sino ang posibleng kapalit sa Cavaliers nitong si Rondo, pero makikita niyo naman sa SportRack kung sino mga players ang halos kapantay ng kontrata niya. Kasunod pa kasi ng balita na yan mula naman kay John Hollinger na ang Lakers ay meron tatlong players na tinatarget para sa guard position. Yung isa dyan si Norman Powell mula Portland na merong average ngayong season na 18 points, 2 rebounds at 2 assists per game na meron pa siyang 40% mula sa 3-point area. Kung by stats at lineup ang titingnan, isa si Powell sa magpapalakas sa shooting talaga ng Lakers dahil nga mataas ang kanyang percentage at dahil na din sa ginagamit na style ngayon ng LA. Si Norman Powell ay merong $15 million to $18 million na kontrata na medyo malaki ang itatapat nun ng Lakers para makuha niya, plus yung value niya pa bilang player. Ang isa pa na tinatarget na ng Lakers na medyo malabo mangyari ay si Derek White ng San Antonio. Dahil nga sa mga report at kahit mismo kay Coach Greg, hindi siya nagtitrade sa mga teams na kalaban niya or karibal niya sa West. Ang isa pa si Marcus Smart ng Boston, kaso si Marcus Smart ay nasa starting lineup ngayon ng Celtics. Samantalang sa Miami Heat, nagbabalik ang kanilang point guard na si Mario Chalmers para sa 10-day contract. Bago kasi siya pumirma sa Miami ay naglaro muna siya sa G League. Huli pang naglaro sa NBA itong si Mario Chalmers noong 2018 season para naman sa Memphis at naging part siya ng Miami Heat mula 2008 hanggang 2016 na meron siyang dalawang NBA championship. Expected na makakalaro naman si Mario Chalmers dito sa Miami Heat sa January 1 bukas yon kontra Houston Rockets. Yung game kasi naman nila kontra San Antonio ay napostpone nga dahil kulang din sila sa player. Sa loob sana ng tatlong araw ay meron tatlong games din itong Miami. So yan muna ang update regarding ngayon sa NBA, particular dito kay Rondo na mga ilang oras na lang ngayon or kahit bukas ay nasa Cavaliers na nga dahil iniintay na lang yung finalize na pwedeng ipalit kay Rondo papunta nga sa Cavaliers. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.